Ito na. Okay, so titignan natin ah. Kasi tama sila eh. Hindi pa nga natatalo yung Luigi. Oh, never. Natatalo buong MSC down to the wild card. Tapos nasa kamay pa na isa sa mga pinaka-mechanically gifted na player sa buong mundo na si Curtizzi. So, makaka-expect kaya tayo ng 1-1? Ay, pe. Ako, expectation ko dito 1-1. Kasi sa akin, masyadong one-sided kasi yung kapag yung hero mo main sitar. Kasi yung problema kasi doon, without the ultimate, without the King's Calling, wala ka nang gagawin kahit makahila ka. Oh. Hindi naman yun. Kumbaga, basta yun na yun. Minsan nga, yung Spear of Glory, yung Edge of Glory niya, sabi mo nga, di ba? Minsan na, dedehado pa nga sila pag si Fluffy yung nauhuli nila kanina. Kasi ano eh, natitilikado sila sa Bita Barats eh. Oy, teka lang ha. Annabelle. Mm-hmm. Kate, alam mo, pinalakas ang... Hayabee ngayon at first time natin nakakita ng Hayabee. Hindi ata natin nakita yan kahapon eh, no? Then. Walang masyadong pumansin pero agree ako na pinalakas yan. Mas pamabol na kasi yung ano niya, yung shuriken niya. Ah, talaga? Kaya mabilis maganyan, mabilis din, may kabilisan din niya mag-jungle tsaka mag-poke. Ay, nako, ganun pala. Tapos meron pang ano, no, yung war cry. Gamit ngayon ni Annabelle, proving to be one of the most talented assassins there is. Wala nang ibang pinili kundi assassin. Mr. Ingan, 17 seconds ang next turtle dito na magkakaalaman. Wala pang level 4 si JPL, papunta pa lang siya doon. Pauna, alam mo na yan, classic MLBB, paunahan sa level 4. Clear muna dyan sa mid, tapos pag naka-level 4 na, pwede na mag-angas dyan sa turtle. And very important kasi yung unang turtle, kasi again, pag nakuha mo yung unang turtle, most likely kayo na yung mag-invade after taking the turtle kagad. Pero parang may plano. May plano si Clocon. May plano si Fluffy. Alam ni Kurt. Ah, ay! Mechanically gifted talaga. Sabi ni Kurt, pag walang kalaban dyan, mali yung kalaban dahil dapat dyan sila nagtatago. Antindi mo talaga, Kuya Kurt. Iba ka talaga, Edge Lords. Pwede ring Edge Risk kasi ito si ano eh. Si Curtizzi. What a scout mula kay Kurt. Okay, Dreams. Kalati po. Ay, wala pang 4 si Dreams. Ay, Diablo. Oh. Mm-hmm. Yung sinasabi nila umi kanina na parang ang hirap kumombo pag gamit mo si Paquito pag may Ruby. Isang ikot lang nasira kaagad yung momentum ni Diablo para makawambo combo, pero eto na nga. Oy! Charge out to Fluffy. NIP Flash will secure the turtle. Dragon pala yun. Wala namang counter kill. Ay, meron! Pinasok pa rin doon ni Annabelle at si Paquito ang tutumba. Isama mo pa si Hades. Yan yung kill na gusto ng Evos. Binigay nila rin kasi dito yung signature paramis ni Clocon eh. Ninakaw nila yung Alpha, pero yung paramis, nakita mo yun, habang naka-dragon, nag-altar na si Clocon, tapos dahil doon, nabuhay pa. Kaya pala ang tapang nila doon eh, no? Akala ko nga, back na eh. Pag ako nag-call nun, back na eh. Tignan mo, you watch the replay. Kita mo yung replay, habang lumilipad yung dragon, nagiging spirito. Kumaga nagiging si Amidamaru. Pwede pala yun? Oo. Ayun ko lang nakita yun. Ayun ko lang nga rin nakita. Actually, piling ko marami na tayo nakita ganun, pero yun yung pinaka-HD na nakita natin. Tama. Habang dragon, pulado yung dragon, ulti, Clocon. And with that, nakakuha ng kalamangan ang Evos Glory. Ito na yung ano eh. Evos eh. Sabi kasi nila they wanna work on their early game eh. Oh, parang namang may sinasabi kayo mga casters na late game centric. Tinamaan kasi kahapon. Tinamaan. Masyado nyo naman kaming ginajudge. Hindi naman kayo judge. In-translate ni Teo para sa kanila yung mga sinasabi daw natin kahapon. Oo nga eh. Ay, nakuha. Ay, tindi mo naman ko. Grabe ka naman, Kuya Brands. Great last hit mula kay Brands. Napaka-importanting crab coin. Anyways, tabla pa rin naman ang laban. Ingan, hindi naman ganun kataasan ang kalamangan ng Evos Glory. But then again, yung combo, ang pinaka tingin kong magme-make or break dito. Oh. Si Clocon. Pag nagpailaw na yung paramis, buti pa si Clocon nagpapailaw. Dahil Dreams! Ay, ayun na naman si Clocon, nagpailaw na naman. Kaya naman makakataas nga ata. Nakapag-trigger out ba? Pero umabot yung shuriken doon ni Vanix. Ayun, counter go for NIP Flash. Annabelle na naman, pinasok. Inuwi ki Shadow Kill yung bato. Natunaw yung bato. Wow! Ganong kasakit yung chuk-chak. Ganong kasakit yung chuk-chak ni, ano, ni... Annabelle, the Hayabee. Hayabelle! Pwede mo siya tawag. Ayun, oh, bumalik pa. Oh, freestyle! Oh, freestyle! Oh, habang si Clocon. Ayun na naman, Clocon. Ito na nga ang sasabihin natin dito, Ingan. If in terms of the analysis, the 1v1 situation, yun yung mahirap kapag may kalabang kang Hayabusa. Ayaw mo mag-isa ka, gusto mo tabi-tabi kayo. Eh, ang problema, pag tabi-tabi rin yung NIP Flash, magtatabi-tabi din yung Evos Glory with the Clocon. The Clocon, Netherrealm. Netherrealm.
Mahirap. Mahirap talaga pa nagpapailaw ng ano eh. Nang di oras yung kalaban eh. Oh, buti pa si Cloco. Niniilawan ng kanya mga kape. Eto na, Hades. Getting the last hit. Pero pasok si Dragon. Ang ganda ng Dragon from the back. Hop! Flappy. Ayun lang. Nabite. Pero pasok pa rin si Flappy. Out pa na kay Flappy. Medyo magulo na nangyayari. Ang masasabi lang natin dito, mataas ang sustain ng Ibos Glory. It's all about the sustain dito, Ingan. Nakakuha pa sila ng ano, kill pala kay JPL. Sa kamay ni Fluffy, tas kaka-pick up nga lang doon ni Brands ang BOD. Kung mapapansin, Uy, saan nag-TP yun? Pero nakita ni Fluffy eh. Dito sa kabila sinabahan. Ay, nakita ni Kulokun. Dreams? Nandito? Dreams? I'm offended ah. Pwede gamitin anytime pero wala pa namang flicker. Ngayon, Ibos Glory wanting to extend their lead by getting this turret. Mm-hmm. Hindi nila alam na nandiyan pa si Klokon, pero si JPL parating na rin. Makakasalubong nga niya doon. Brands? Uy! Nakumama! Tumama! Sniper, pero sakit din. Sakit din ni Kurt. Nakita mo, kinilig si Brands eh. Napauwi. Napauwi siya eh. Sabi niya, ako rin ha. Sabi ni Kurt, anong ikaw din? Ako din? Amas ako! Siya yung umatras eh. Eh, umatras din naman siya, no? Pero masakit talaga yan eh, Louie. Biruin mo, nakalibro pa lang siya. Oo. Ganun nakasakit. Naalala ko tuloy si Sanji kahapon with yung Louie niya. Katapat niya, Ling na jungle. Men, piniplikaran sa loob ng tori ng Ling, ah. Nilalabanan niya. Nilalabanan niya. May nagsabi sa akin dito na isang Ling, Louie specialist. Hindi ko na lang papangalanan, pero taga MDL at nagra-rhyme sa pangalang Marmark yung Hinguin. Oh. Sabi niya, kahit sinong gold, kayang banata ng Louie. Pero yun, nakatikita mo, siya yung bumanat kay Brands, di ba? Oo, nakuha nga nila doon si Brands and that's a crucial kill kasi for a time, hindi nila masyado napapansin itong si Brands. Early pickup nga ng BOD and that was a really needed kill for NIP Flash. At ngayon, Ubos. Ubos ang germs. Pero okay lang, napa-flicker naman daw si Brano eh, si Dreams eh. Yun talaga yung plano doon. Yun yung plano. Ang pinaka lagi mong tatandaan sa ML guys, pag nag-fail ang skill mo, pag nag-flicker at gumamit ng battle spell yung kalaban, worth it yun. Manalo ka na doon. Manalo ka na doon. Ang sasabihin mo doon, nag-flicker. Oo, tama. Pwede na tayong, pwede na tayong medyo kumalma kasi hindi na tayo makakaspect. I'm offended flavor si Fluffy na tagpuan dito ni Hades. It's gonna be a turtle battle once again. Ang dragon form, ginamit na pag si Dream, tasa kita, Cloco na kayo, nagpailaw doon. Pero parang kinakatakit ang ayata ng NIP Flash, kaya naman tutong pa na si Dreams. Anabel makakuha ng turtle doon. Pero napakasakit na nga ni Cortese, Wiggy Shadow kay JPL. Nakapag-wild charge pa nga, at parang nadelikado pa nga siya doon. Si Vanix, Kurt, Tizzy, hindi nakahabulin si Klokun tsaka si Brands. Pero NIP Flash, nakakuha ng dalawang kills. Grabe yung labanan dito ng mga Microhan, ng dalawang kupuna na to. And Diablo with the flicker. At hindi pa tapos. Klokun? Oy, now you see me! Now you see me! Now you don't! Grabe! Diablo with a jab! Tell me, Diablo! Ang tindi naman nun! Now you see me 3! Now you see me 2 pa lang! Pero dito sa NIP Flash, now you see me 3 na! Nasa Riyadh kasi tayo eh, kaya lahat dito advanced kahit delayed kami ng 5 oras kaysa sa Pilipinas. Grabe yung play doon na ginawa ni Cortese. Naakala natin magbaback lang sana, pero look at the replay! Inalo pa si Harry Potter, nagmamagic eh! Oo, padash pa lang yung Beatrix doon, hindi pa nga napupunta sa destination niya, naubos na, nawala na! Gulat bigla si Bran, sabi niya may kalaban pala dito sa likod. Pwede pala yun? Pwede pala yun. Kala niya safe na siya kasi alam mo bilang Beatrix nakita mo nag-sniper siya, sabi niya sniper ko kaso lang tumama, safe na ako dito, anako yari yeah. Dahil doon 6-6 mga kaibigan, naitabla ang laban matatag dito for Ibos Glory. Pero si Hades, pinasok na nga si Annabelle, bumalik pa, nag-ubi shadow kill, kakayari pa ni Diablo yung sustain, hindi na nga atan Cortese naman ngayon Annabelle Nikado, pero na-outplay pa ni Kurt pati na rin ni Hades. Si Dreams naman na pala yun, JPL sasalubo ngayon, napa-flicker out dito. Pero si Cloco, hindi pa naman ginagamit yung kanyang ulti. Batang pasay! Yung damage! Grabe yung damage dito ng NIP Flash Overload! Parang pares! Isipin mo mabuti, Ingan! Shredder na yung carry! Shredder pa si Hades! Exacto, taga-pasay si Hades! Yung pares overload, sa pasay yun! So sabi niya, damage overload ka boy! Kahit gaano ka kukunat! Nakalimutan mo nga si Cortese eh! Kasama din si Cortese doon, talagang pare sa overload. Nandun ba siya? Masa yung overload talaga yung NIP. Nandun si Kurt! Hindi ko nakita eh. Nakita ko lang yung damage output nung nung Alpha. Ang tindi. Yan na naman ah. Umabot pa si Diablo. Now you see me, Bor. Oh, next episode na agad tayo. Ay, nakita sila! Ay, namoy! Namoy na dragon! Nakuha pa nga na yung offended. Say, sinamahan pa nga to ng Nether Rem. Sumasagot ngayon ng Ibos Glory. Sabi nila pala,
Flash, may Lord pa pala na pwede gunain ang dalawang team. Pero si Diablo, Diablo? Ay, Ventila Dreams, Fluffy nandun. Killing spree. 3-4-2, 10-10 is the scoreline. Ang dami na naming sinabing words. Ang dami nyo na napanood. Tabla pa rin ang laban. Dalawang episode na tayo ng Now You See Me. Dalawa na yung episode ng Now You See Me 3. This time, ang sabi kasi sa Now You See Me 3, look at the bigger picture. So, ang ginawa dito ng Evo's Glory, nakita nila. Hindi na kami, kumbaga napanood na namin yan. Nahack na namin yung magic. Alam na namin ang nangyari. Oo, sabi nila, micro kasi yung episode 2 ng Now You See Me. Macro daw. Macro ang episode ng 3. Na-debunk na nila ang mahika ni Kurt Easy. Nalaman na. Pero ang kailangan respetuhin kasi dito ng Evo's Glory, pare, yung damage overload, yun talaga eh. 120 pesos, only rice, only anything. Sulit. Sulit. Nakita mo si Hades, tinatayuan niya lang yung mga... tinatayuan niya lang si Dreams. Kuya Manjin, ayan na naman. Hindi ata alam. Hindi alam. Di alam ah. Secret lang, sikretong malupit. Sikretong malupit lang yan. Sikretong malupit, pwedeng babalong. Huwag kayong maingay. Yung mga nanonood sa Pinoy Stream, hindi nyo alam to. Alam ba to ni Annabelle? Ah! Pero siguro ako kung muna clutch na Ender Rem. Sinamahan mga ng dragon, pero hindi aabot yung sustain dahil si Annabelle ay tutumba. Kaya sa mag-free hit dito ngayon. Pero sinalo lang lahat ni Hades. Sinalo lang lahat ni JBL. My counter go yung Evo's Glory. Pero problema, wala si Annabelle para sa Lord. Na-late si Diablo. Nasaan si Diablo dito? Pumunta sa taas. Lord na lang ang go dito ng side ng NIP Flash. Nandito rin si Franz, pero wala na sila magagawa pa. Clocon with a great save. But then again, nagwagi sa objective ang NIP Flash. Now you see me, Vibe Manji. Nakala ng Evo's na nabuking na nila. Pero may sikreto pa palang tinatago yung NIP Flash. Sila din pala may sariling magic. Tama. Nakay Clocon yung magic nung kabila. Yung magic niya, akala mo wala na yung kampi nyo. Akala mo patay sila pero hindi. Buhay pala. Buhay pa pala. What a save mula kay Clocon. But then again, the problem is the Lord. Still, the game is tied. Kumbaga sa chess, stalemate. Yun talaga, stalemate na. Yun talaga tawag doon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Pero yung Evo's, yung mga problema nila, padagdag lang ng padagdag dahil may Lord na nagmamarcha doon sa baba. Naku po, parang mahihirapan talaga sila depensahan to. Oo, kasi yung ano talaga, yung damage ni Hades, ang sakit eh. Tsaka yung carry. Pasay overload. Pasay overload. Oh, sakit oh. Kita mo, yung dragon, iniiwa. Ginagawa pares. Kumaabot sa ano. Grabe, man. Kumakalahati. Kumakalahati. What a hiwa mula kay Hades. Oh, papanatan niya to. Dragon Tail. Dilabas ngayon yung mga Jabon Beats. Pasok si Dream. Sinong hilahin? Pero yung vacuum coming in. Vanix. Popping spinning light wheel. Dreams. Conceal. Habang si Diablo mag-farm lang sa banang gitna, Hades na nakawin pa yung purple. 100 seconds for the next objective. Kalmado muna, nag-reset. Disiplina muna para sa NIP Flash. Ata yung pinaka-close game na nakita. 11-11. Ba't parang pag NIP Flash yung naglalaro, parating close? Ganun din, ganun to na itsura ng laban nila nung Fireflux kahapon. Ganyan din ang laban ng Evo's Glory. So parehas lang. Perfect match. Oo. Literal, 11-11, 13 minutes in. Nararamdaman na nga din ng NIP Flash yung damage dito ni Brands. Kaya kahit si JPL mismo ay napapalayo, hindi na siya basta-basta fumafront. And they have to respect again yung pagkasan ni Clocon ng Netherrealm. Kasi parating, ano eh. Siya yung problema eh. Siguro kung ikaw yung NIP Flash, kumbaga pag nag-meeting advance kayo, ama, sinabi ng visor nyo, kailangan natin kunin si Clocon. This is the mission, this is the objective. Without Clocon, we win. Ang problema, habang boy si Clocon, yun talaga. Kasi isipin mo, hindi niya pa nga napaprock yung ano niya, oh, yung passive. Hindi na naman nasusulit. Hindi nasusulit yung passive ng Maramis. So, bali, dapat si Evo's Glory. Clocon, ikaw muna yung humarap. Huwag si Fluffy. Pero yun na nga, alam mo, bakit mo nga naman i-waste yung, para, yung passive mo as a Maramis, di ba, Kuya Ingan? Hanggat kaya mong tumagal, hanggat kumu-cooldown yung ultimate mo, pwedeng-pwede mong gamitin. Kailangan respetuhin ng NIP Flash to. Ilang beses na natin napanood sa Evo's Glory to. Yung comeback nation, lahat ata ng comeback, sila na nakakagawa ngayong taon eh. Sila na, lahat ng supply ng comeback galing sa kanila. Men, ini-import na nila hanggang Saudi yung mga comeback nila sa Indonesia. And tama ka, no? Clocon, kailangan niya talaga save yung passive niya kasi mamaya ba kailangan nilang dumipensa. Nasa kanya talaga ang bola dito. Without Clocon, tatagilid ang vapor dito ng NIP Flash. Kasi ang daming burst damage ang NIP Flash. Walang makunat dito sa kupunan ng Evo's Glory kahit mag-defensive items. True damage. Yung ano pa, yung Alpha pa, napakasakit din. Alpha ka rin, no? Uy! Ako,
Na late yung Ibus Glory dito. Oh, talaga nila gumawa ng play, pero ang problema, nagamit na nga yung Dragon na wala silang nakukuha doon. NIP Flash will do this by the book. Hihintayin nila yung Lord and Ibus Glory. Mapapadepensa na naman ang malala sa base, pero may ilt, ay ano? Now you see me six! Now you see me six! Okay. Now you see me six! hindi na pumwesto yung Ibus doon. Ayaw na. Alam na nila. Napanood na namin yan, ha? Pare-parehas yung director, ha? Mark Rapalo. Mark Rapalo, pare. Natuto na sila. Nakita na nila. Now you see me. Kurt DZ popping that ultimate para makapag-out. Pero ang sakit talaga ng damage naman yung items dito. Oh. Naka-Skypiercer din, pati si Diablo eh. Si Diablo mismo, naka-Skypiercer. Lahat na, pag umabot yan sa threshold, Matic, wala ka na. So ngayon talagang palakasan na lang ng bahay ka sa kanilang dalaw eh. Na ako, Kuya Ingan, nakakay-clockon talaga bola dito. One death pa rin eh. May damage din naman. Ang problema, nakita mo si Flappy kanina. Kahit hindi pa namamatay ito si Flappy. Yung dragon niya kanina, habang nagdadragon, binibigyan siya. Nagamit na eh. Diba? Parang sige, padragonin mo. Bigyan natin habang nasa air eh. Tawag doon, helping your friend when he's down. Yun. Hindi ko alam. Tama ka. Sige, pwede na. Uy, saan sila magti... Oh! Annabelle na naman, natakot sa ginawa ng NIP Flash. Butas ang taas, butas ang baba, may Lord pa nga doon. And tignan mo naman si Hades, talaga namang kinakaya niya. True damage, Flappy nakikipag 1v1. Tutumba na nga din dito ang mga members ng Evo's Glory. Pero si Brad, nakasagutumahan na clear na nila yung mga minion. And here comes Flappy with the Black